Good day mga ka-sports natin dyan. Ilang araw na nga lang ay magsisimula na ang second All-Filipino Conference kung saan magaganap nga to sa November 5. At hindi naman bago sa atin mga ka-sports na kapag may bagong conference ay meron rin mga lumilipat na ibang mga players kung saan nga maraming ang nakakagulat dahil ng last conference ay sobrang dami rin mga nagpalitan ng mga players. Ang iba ay lumipat sa ibang team at ang iba naman ay sa sister team lamang nila lumipat. Subalit ngayon, eto na naman. Dahil bagong conference na ito, mas marami na naman mga players na nagsilipatan. OMG! Ibang klase talaga ang magaganap sa November 5 dahil gugulatin talaga tayo ng bawat team dahil nga ang mga players dito ay sobrang mga sikat nga ang kanilang nakuha rin. Pinag-aagawan nga rin dito ang ibang mga players. Makuha man ito ng isang team para lang lumakas man sila or umangat sila sa kanilang standing. Lalo na yung mga mahihinang team, nagre-recruit nga sila ngayon ng mga malalakas na players. Sino-sino ito mga ka-sports natin dyan? Well, pag-uusapan nga natin ngayon ang mga players. Alam nyo ba na top 11 ang players na ating nasagap na lumipat na nga sa ibang team. Iniwan na nga nila ang kanilang kinabibilangan na team. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo para makilala nyo ang top 11 na mga players na lumipat na sa ibang team. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Stories, I'm a fool for your love. Magaganap na sa November 5 ang FIVBL All-Filipino Conference kung kaya ipakikilala ko na sa inyo ang mga players na nag-over the barcode. At eto na nga ang kanilang kinabibilangan ngayon na team. Unahin na nga natin dyan ang ating nag-iisang magaling na libero na si Jack Junella. Si Junella ay galing nga sa Signal HD Spikers at medyo matagal na nga rin siya sa team na yan. Nagulat nga tayo sapagkat inanunsyo na nga ng Farm Fresh Foxes na nakuha nga nila itong si Jack Junella. Ngayon nga ay kasalukuyan nagtitraining na itong si Junella pagdating nga sa Farm Fresh. Good luck na lang kay Jack Junella sa kanyang bagong team. Dumako naman tayo sa pangalawa. Jules Samonte, nakakagulat nga to dahil medyo matagal na nga rin siya sa PLDT High Speed Hitters pero nabigla na nga lang tayo dahil umalis nga ito sa PLDT. Sa kasalukuyan naman ay meron rumor na di umano ay mapupunta raw to sa Capital One Solar Spikers. At meron rin isa pang rumor na sa Cherry Tigo raw ito mapupunta. Bagamat itong si Jules Samonte ay umalis na nga sa PLDT at ilang araw na nga na nakapost ito sa kanilang page na lumisan na nga itong si Samonte sa kanilang team. Pero sa kasalukuyan ay wala pa tayong tumpak na alam kung saan siya lilipat. Ang rumor lang ngayon ay sa Solar Spikers. Subalit mas matunog ang rumor na sa Cherry Tigo ito lilipat. Well, kung saan man pumunta si Jules Samonte, good luck na rin sa kanya dahil magaling naman siya at alam natin na magle-level up ang kanyang galing sa kanyang bagong team. Dumako naman tayo sa number 3. Walang iba kundi ang opposite hitter na si Jobelyn Gonzaga. Si Gonzaga nga ay hindi na nga natin namataan ng last conference kung saan umalis na nga siya noon sa Signal HD Spikers at tapos na rin ang kanyang kontrata. Sa kasalukuyan ay namataan na nga natin na nasa Zeus Coffee na nga siya at nagsisimula na rin na mag-training itong si Jobelyn Gonzaga. Well, good luck na lang kay Jobelyn rin. I hope na madala niya sa Final 4 ang kanyang bagong team dahil alam naman natin na ang Zeus Coffee ay nasa laylayan ngayon ng standing. Alam natin na si Job Gonzaga ay talagang makikipagpukpukan ito at bardagulan para lang maipaangat ang Zeus Coffee sa standing. Atin naman puntahan ang number 4, Lutgarda Malaluan ng Choco Mucho kung saan nga may rumor rin na lilipat ito sa Zeus Coffee kasama nga ni Jobelyn Gonzaga. Subalit ito ay rumor pa lamang at wala pang
confirmation na final kung talagang sa Zusco officially lipat. Inuulit ko, rumor pa lang ito, pero sure na 100% na wala na nga si Lut Malaluan sa Choco Mucho. Dumako naman tayo sa number 5, EJ Laure ng Cherry Tigo. Usap-usapan nga ngayon na si EJ Laure ay lilipat nga sa Solar Spikers, ngunit mas matunog ang kanyang pangalan na sa Choco Mucho ito mapupunta. Si EJ Laure ay nauna na ngang umalis sa Cherry Tigo sa kanyang kapatid at tapos na nga ang kontrata ni EJ Laure. Good luck na lang kung saan man siya mapunta na team. Dumako naman tayo sa number 6. Walang iba kundi ang magaling na libero na si Buding Duremdes. Si Duremdes naman ay nasa Cherry Tigo at ito ay lilipat raw di umano sa Signal HD Spikers. Bagamat meron rin rumor na sa Zusco rin ito lilipat, sapagkat yan nga ang mga matutunog na team na di umano ang kukuha kay Buding. Pero mas malakas ang balita na sa Signal HD Spikers ito mapupunta, lalo't dati niya ngang coach sa FEU itong si Coach Shaq De Los Santos. Good luck na lang kay Buding, kahit saan naman niyang pumunta, magaling yan at alam ko makakatulong siya sa bago niyang team lilipatan. Number 7, Aya Laure. Si Aya Laure ay mula rin sa Cherry Tigo, kung saan malakas nga ang ugong na mapupunta siya sa Capital One Solar Spikers. At dito talaga ay maswak raw itong sa Aya Laure sapagkat malaki raw ang offer sa kanya. Tumataginting daw na 4 million, yan kasi ang kumakalat ngayon na issue. Pero meron rin nagsasabi na sa Choco Mucho ito mapupunta sapagkat narito nga ang kanyang ate rin sa UST na si Cici Rondina. Mas maganda raw na si Aya Laure ay mapunta sa Choco Mucho dahil malakas na team rin ang Choco dahil meron si Cici Rondina at malaki ang chance raw na mag-champion sila kapag si Aya Laure ay lumipat na sa Titans team. Pero iyan ay mga rumor pa lamang. Meron pang ang rumor na iba na sinasabi na sa PLDT raw ito mapupunta. Bagamat lahat ng ito ay rumor pa lamang dahil hindi pa naman raw nare-release itong si Laure sa Cherry Tigo dahil inaayos pa ang clearance nito, pero 100% na aalis na nga ito sa Cherry Tigo. Kung saan man pumunta si Aya Laure, alam natin na malaki ang kanyang maiaambag sa team na kanyang mapupuntahan dahil alam naman natin na superstar ito at may angkin talagang kagalingan. At marami na rin siyang napatunayan mula ng collegiate hanggang sa pagpasok niya sa pro ay namamayagbag pa rin ang kanyang karera sa volleyball. Good luck na lang kay Aya Laure. Dumako naman tayo sa number 8, Trisha Genesis. Si Genesis naman ay galing nga sa Next Led Chameleons kung saan matunog rin ang kanyang pangalan na mapupunta nga siya sa Solar Spikers. Kamakailan nga lang ay namataan na siyang nagtitraining sa Solar Spikers. Mukha talagang sa Capital One na siya mapupunta. Makakasama niya nga if ever, walang iba kundi ang magaling nga na si Aya Laure. If ever lang naman niya na kung lumipa talaga sa Aya Laure sa Solar Spikers. Subalit itong si Genesis ay sure na nandito na nga siya sa Capital One Solar Spikers dahil nga nagtitraining na siya dyan. Dumako naman tayo sa number 9, number 10 at number 11. Chini Arroyo, Joan Narit, Kate Santiago. Ang Farm Fresh Foxes na mga players na kung saan ang rumor din ay sa Zeus Coffee sila mapupunta. Namataan nga rin ng karamihan na di umano ay wala na ang tatlong nabanggit natin na players sa team nga ng Farm Fresh at mukhang sa Zeus Coffee raw sila mapupunta. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, ang top 11 na mga players na lilipat na sa ibang team. Pero mga ka-sports, may mga susunod pa dyan, kaya hintay-hintay lang kayo dahil mas malaki pang mga pasabog na lipatan na issue ang magaganap. Sa tingin nyo, kung saan sila pupunta na team, kayang-kaya ba nilang maipaangat ang team na kanilang mapupuntahan para nga sila naman ang magkaroon ng podium finish or mag-champion? Kung sa tingin nyo ay makakatulong sila, comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.